dulo. Maasahan, walang pinipili. Tuloy-tuloy na serbisyo para sa kapwa Pilipino. Serbisyong bayan. Serbisyong bayan. Ni Tatay Rani. Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 na umaga sa DWIZ 882. Pagtulong na totoo. Serbisyong may puso para sa Pilipino. Okay, good morning. Monday morning, prayer muna tayo. Yes, dakilang Ama, salamat po sa panibagong linggo ng buhay namin. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa mga biyaya. Salamat sa mga taong hinipon niyo para makatulong at maniwala po sa amin. Ama, muli po namin itinataas ang mga kapatid po namin nangangailangan ng iyong pagmamahal, nangangailangan ng iyong pagpapatawad, at higit sa lahat, Panginoon, nangangailangan ng pagmamahal sa kapwa. Panginoon, muli po ang programang ito ay buong puso po namin inaalay sa iyo, dahil ang sabi niyo nga, ang lahat ng ginagawa nyo sa kapwa nyo ay ginawa mo na rin para sa akin. Wala po kaming kakayanan, pero naniniwala po kami na hindi mo po kami pababayaan. Gabayan nyo po kami. At higit sa lahat, Ama, palakasin mo po kami. Ang lahat ng ito, amin pong tinataas sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. Good morning! Good morning! Monday morning! Monday na naman tayo. Yes, oo. Aga ko nagising, ha? Hindi ka na tinanghali. Yes, hindi na ako tinanghali dahil nung nakaraan, hindi ako nakaabot ng flag racing dahil ubod ng traffic. Oo. Kanina naman, nasobra naman ako ng aga. Sabi nga, better late than never. Better early than late. Oh. Siyempre, ay gising ko 4 o'clock. Namlansya pa ako ng sinuot ko ngayon. Yes, ako nagpa-plansya niyan. Bilis ang ligo. Mm-hmm. Buti na lang, walang traffic. Walang traffic. Kasi ang aga mo. Yes, oh, pero nadaanan ko yung action center natin. Okay. Ang haba ng pila. Grabe. Kaya, kahit weekend, dahil dinadagsan. Yes, kaya nga, gagawa ko kami ng sistema para hindi na ho kayo mahirapan pa po sa pagpila. Tama. Total, online naman ho ngayon eh. Pati sa City Hall, pati sa lahat ng tanggapan eh. Mm-hmm. Online na ang mga application. Mm-hmm. Pero go kayo mag-alala, yung backlog ho namin, yung dalawang araw, pero yung unang araw, namigay ako, kaya lang, meron sa umaga, hindi umabot eh. Mm-hmm. Tapos kinabukasan, meron pa rin pumila. Tatapusin ko bukas. Oho. Yung backlog ko ho nung first day at yung second day. Yung pang third day ho, abangan nyo ho yung announcement. Ayan. At siyempre ayaw namin ho pahirapan kayo, kaya gusto namin abangan nyo rin po yung aming ilalabas na i-online nyo na lang. Mm-hmm. Para ho hindi mahirapan ang serbisyo. Dahil ayaw, nagdudugo po puso namin pag nakikita ho namin naghihirap po kayo. Oo, totoo sa pagpila. Yan. Ayaw natin yun. Tsaka kasi meron pa rin COVID tayo. Yes, actually tumatas ang COVID at sabay ang dengue. Oh. Pero nung nakaraang gabi, grabe. Yung thunderstorm na ulan natin, grabe, ang baha. Ang daming binaha. Ang daming binaha. Pero dito ho, nakikita nyo na kung ano ang tinapon mo. Balik sa bahay mo mismo. Sa kalye, o sa kanal, o sa ilog, balik lahat. Mm-hmm. Ang Talayan Creek, grabe, hindi mo na makita ang creek, puro basura. Oo nga, diba? Yan yung mga ilog tayo, nanilinis na yan. Yes. Kailan pa kaya tayo matututo? Diyos ko po, mga kapatid. Mm-hmm. Nako talaga. Parang ito yan tayo sa Meroas Boulevard. Di ba nilinis para sa Dolomite? Pero bandang unahan, ang daming basura. Yes, ayaw talaga ng tao tumino. Simple lang naman eh. Mm-hmm. Simple lang. Ha? Simple lang. Sumunod ho tayo. At para ho sa atin lahat po ito. Yes, oo. Ayan. Ang dami tuloy na walang bigla ng titirhan o tutulugan ng gabi na yun. Grabe, grabe ang instant
pagbaba. So at least ito siguro ano wake up time na rin ng ating gobyerno. Mm-hmm. Oho, baka napabayaan ho natin na sa tag-ulan na ho tayo. Mm-hmm. At the same time ho, yung lagay ho natin, yung climate change po natin. Mm-hmm. Oho, kitang-kita na po, iba na ho ang panahon ngayon. Hindi lang ugali ng tao ang nagbabago ngayon, kung hindi, pati na ang panahon. Yes. Dahil nilapastangan nyo ang ating kalikasan. Correct. Alam mo, nakakagulat na eh. Ayan. Dati pag thunderstorm, sana sa totoong buhay yun, pak, pak, pak. Pwede. Para makikin kayo. Parang, sampal ba yun? Parang pakiramdam ko, parang baril. Hindi ko ma-identify. Ikaw naman, masyado ko naman brutal. Uy, pero tay, di ba dati, thunderstorm? Thunderstorm lang, bakit ngayon parang bagyo? Climate change na nga eh. Grabe talaga. Kung kayong mga babae, pagka meron kayo, na iba-iba ugali nyo, eh ang panahon pa kaya? Correct. Ang panahon na nilapastangan nyo? Yun, dinisen nyo yata yung panahon sa babae. Yes, anyway, tay, napapanood tayo ha sa saan? Test broadcast po sa digital free na IZTV. Available rin po yan sa digital TV devices at TV receivers. Mangyaring scan lamang po ang inyong mga digital TV at digital channel boxes para mapanood po ninyo kami ni Tatay sa IZTV. Sabayan din po tayo napapanood sa mga FB page po ng Flash TV, Anti-Crime Advocates, Bayan Ko, Mahal Ko. At syempre po sa Facebook at YouTube po ng DWIZ 882. Aha, naku, kanginang aga ni Tatay. Kaya nga. Ang ceremony, eto, may libreng sakay kangina, diba? Yes, kanina, may libreng sakay tayo at tuwing Lunes na po yan. At yes. Kanina ho, naka 220 ho tayo. Wow. Na mga nailibre natin kahit paano eh, ano yan. Malaking bagay. Oh, at least yung bilis ng oras, di naman doon sa pamasahe. Okay. At least napabilis ang kanilang pagbiyahe. Yes, totoo. Alam mo tayo dito sa may napansin ko lang, sa may Q-Mart, di ba may parang footbridge? Yes. Nakapila yung mga tao para dun sa carousel. Yeah, mayroon nga dyan eh. May bus carousel pa rin dyan. Talaga sobrang haba. Oo, sobrang haba. Dahil, siyempre, may libre sakay pa rin nata yung bus eh. Oo. Yes, well, siguro dapat pagka 8 o'clock ang pasok mo o 7, 4 o'clock ka talaga aalis. Kaya nga, talaga ho, iba na ho ngayon. Kaya mga misis, pag-araw ng Linggo, huwag papagurin si Mister! Para maaga makagising, hindi ba late sa trabaho? Pwede pa. Huwag lang Linggo. Tama. Biyernes, ayan. Pagurin mo ng Biyernes yan. O kaya Sabado. Pag yan, hindi. Ha? Hindi nagbayag mag-ilaw ng Biyernes, may himala. Tinimbang pero kulang. Ganon, tay? Ganon ba yon? Tatay ayan naman, nang bibisto pa. Oo nga. Ayan na naman. Uwi na naman yan sa usapang ewan. Oo nga. Pero alam mo, uy, bukas tay, good news. Kung kaya nyo pang hindi magpakarga ngayon ng gasolina, bukas pwede o kaya diesel. Ang laki, big time rollback. Yeah, mga 5 pesos ata din. Eh, last week ganun din eh. So ngayon, second week ng big time rollback. So sana all. Yan. Diesel, gasolina, bababa. Sana bumaba na rin ang presyo ng mga bilihin natin. Sabi nga, sana unti-unti. Basta mahalaga may bumaba muna. Pero sabi ng mga sunog-baga eh. Bakit yung sunog-baga. Yung mga membro ng sunog-baga. Eh bakit sabi nila bumababa na ang gasolina, bumababa na paunti-unti at malaki na binaba. Pero yung ladies drink daw hindi pa bumababa. May kasama lady. ladies drink daw hindi pa bumababa. Kasi galing. Mahirap pag bumaba sa lady. Sa bahay kasi may ladies naman eh. Tama. Gusto niya pa may gastos. Ado libre. Oh, misis, alam mo na kung bakit? Tama. Maligo, magbabad ng shampoo para at least hindi na kailangan pang bumili ng anuman pangpagana si Mister makakatipid. Mura naman ang shampoo sa Silang City. Ngayon pala siya nagising tangkalin. Nasagad. Nasagad maglilis ng bahay at naglaba. Oo nga, uy, salamat ah. Ayan na. Sige na, ayan na. Ikot na ruleta. Alin ba dyan yung ipapamigay ni Tatay? Para naman matuwa kayo lagi. Salamat ha sa 136,000 na nanonood ngayon. Wow, grabe ha. At daw, ni Tatay ang ipapamigay muna natin.
aba. Ngayon. Alam mo yung itlog na yan, katumbas ang isang mamahaling almusal at pagkain niya. Delicious! Ang sustansya niya. Delicious, sabi yes. Ng sound effect ni Direk. Ayan, eto po, salamat, nandyan na. Uy, good news daw, sabi ni Lezil Lezada. O yun yung ano, yun dun yung sa rollback. Eh, nabulol na ako. Ayan, kung gusto ninyo masama dito sa mga pipiliin natin, kailangan mag-comment po kayo ng inyong numero, pangalan na buo, at kung saan kayong syudad. Kunyari naman, natawag kayo, mag-comment po kayo, magpasalamat kayo sa Flash TV page o kaya po sa Anti-Crime Advocates page. Ilagay niyo po doon ang buong numero ninyo at address na natatagpuan. Ito, nag-PM sa akin. Alas 4 daw siya na madaling araw, pumila sa Action Center. Oh. O si Jessa Maria Alfonso. At ito'y buntis, nagbabaka sakali raw siya. Nag-PM sa akin eh. Okay. Oo, alam mo naman ho ako, kahit hindi ako may kagawan sa pagbuntis mo, okay. Ayan, bibigyan kita muna ng 1,000. Sagot po. Okay. Ayan, ito muna para sa itlog ni tatay. Ayan, siguro tawagin natin muna si Gina Alang. Gina Alang, meron kang itlog ni tatay. Pang almusal, pwede pang dinner. Epifania Quartero na naka-heart ngayon. I-share nyo kami ha. Tapos pangatlo si Francis Olondris. Sabi dito, sana daw mapansin siya. Ayan, Francis, napansin ka na namin. Pangatlo, pang-apat, pili pa tayo. Sino pa ba dito? Ito, okay. Si Elia Barun. Ito, suki naman natin to eh. Yes, si Elia Barun. Pang-lima, hanapin natin, ang napili ko ay si Annalie Camposeno, Camposano Esban. Ito rin. Tawa ng tawa. Ito rin si Epipanya Maligo. Maligo? Hindi, ito talaga, Medellinesian niya, pagkadalaga niya. Maligo Meca. Senior citizen na to, nangangailangan din at nagbabakasakali daw kay tatay. Mm-hmm. Sige, ano, Lunes naman ngayon. Sabi ko nga, kahit wala akong pera ngayon, pero sa dasal natin ngayon, hindi tayo pababayaan ni Lord, may 1,000 pa. Yay! 1,000 pesos! Pero sabi ni tatay, chubby ko nga, marami nasaktan pa. Bakit? Sabi mo kasi, chubby ko nga. Oh. Sabi ko nga, bakit? Saktan si Direk. Oh. Ayun, wala ka tayo. Bakit? Papayat yan. Chubby ba si Direk? Hindi naman ah. Huh? Oh, yummy. Yummy. Hindi siya chubby, siya yummy. Oh, yeah. Oh, itong papasok ngayon para sa pasalod ng buhay. Dito chubby. Ano ta? Si Tess na Tortoy. Bagamat sa pantalon, ito'y skinny jeans. Oo, two skinny jeans. Two skinny jeans. Siya lang ang kasya doon sa pantalon niya. Ayan, si Tess Nator. Magandang umaga sa'yo, Tess. Magandang umaga po ng Lunes, Tatay Rari, and Lady I. At siyempre sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa ating programa ngayong umaga. Napaka-energetic ng ating tatay ngayon talaga naman. Tess, umaga, kasi... Tess, kasi naka-pink... Tess. Naka-pink ako. Ha? Naka-pink ako, pero lalaki ako. Oy, real men. Lalaki ako. Real men wear pink. Oh, di ba? Yes, tay. Real men talaga wear pink. Pero hindi ako manggugulo sa gobyerno. Naka-pink ako. Ayan, pink is love. Oy, di ba? Okay, Tess. Ayan, siyempre po. Ngayong umaga po ay... ang ating unang pasalod ng buhay caller ay si Ate Sheena Cofilanda at siya po ay taga Barangay Payatas. Mm-hmm. So Ate Sheena po ay 35 years old at meron po siyang apat na anak. Mm-hmm. Ang una pong dalawang anak niya ay anak niya sa kanyang unang nakasama. At yung dalawa po ay dito naman sa pinakasalan niya. Pero ang nangyari ay naghiwalay din sila. Ayon sa kanya ay iniwan sila. Ganun ang pagkakasabi niya. At dahil na maliliit pa itong apat na anak niya, ay wala po siya mapag-iwan kaya hindi siya makapagtrabaho. Para malaman po natin kung ano ang hinihingi niyang tulong kay Tatay Rani, ay makakausap po natin siya. Live po siya ngayon sa ating linya. Mm-hmm. Magandang umaga, Sheena. Si Andy Ay. Oo, ito na si tatay. Kausapin mo na. Yes, Sheena. Magandang umaga. Magandang umaga, Tay Rani. Yes, gaganda umaga mo, mamaya. Sige, ano ba problema, Sheena?
Kasi po, yung tatay nito, yung mga anak ko, may 2 years old po ako, tsaka 5 years old na anak. Hindi po siya nagsusuporta, hindi na rin po nag-chat-chat, tapos hindi na rin po umuuwi. Bali, nagkaroon na rin po kami ng record sa police station. Pinavawsi mo na. Ano po? Ilang buwan na siyang nawala? March pa po yun nag-start eh, pero nung June 1 po bumaba yung BPO namin. Mm-hmm. Hindi na, mula March, wala ba kayong pinag-awayan? Wala ba kayong ano? Ano po, February po yung nag-away kami. Umuwi na po siya noon, pauwi-uwi po. Tapos, ang pari pinag-awayan po namin noong May, yung issue doon sa babae, doon sa katrabaho niya. Mm-hmm. Mayroong second ano ha? Mm-hmm. Mayroong tinatawag na triangle. Yes. Nay, anong hanap buhay ba? Ano ba trabaho ng lovable mong asawa? Office aide po sa Kamuni Elementary School. Yung trabaho ng asawa mong mahilig mang iwan? Office aide po, doon po sa Kamuni Elementary School. Doon sa Kamuni Elementary School. Mm-hmm. So, bago ho doon, kumusta naman ang buhay nyo? Okay naman buhay namin. Ito po, yung mula po nung hindi na siya umalis na po. Ilan taon na ba itong mga anak mo? 2 taon po yung bunso. Yung panganay po namin, 5 taon. Panganay nyo, 5 taon. So, bali, 8 taon na kayong mag-asawa dapat. 7 years po. Eksaktong 7 Exacto years, pa. Ha? Eksaktong 7 years. Eksaktong siguro sila nung nabuntis siya. Opo. Noong 2015 po kami kinatahan. Ah, okay. Saan ka nakatira ngayon? Dito po sa Salcedo. Bali, bahay po namin ito kaso may notice na rin ang habitasyon. Bahay nyo pero may notice? Anong notice yan? Anong klaseng notice? Kung sa mga butaw po sa monthly amortization, bali na ito na po, hindi niya po inasikaso. Under CMP ba kayo? Community Mortgage Program? Under MOA po. Mababa lang ang ano mo diyan. So anong kaya mong gawin para mabuhay ang anak mo? Marunong naman po magluto-luto papakain. Problema lang po puhunan. So marunong kang magluto at ano ka lang puhunan. Sige, papupuntahan ka namin ng aking mga staff. Mm-hmm. Titingnan kumusta naman. Saan kunyari bigyan kitang puhunan, saan ka pupwesto? Bawal sa kalsada. Dati po kasi naglalako ako eh. Niya po yung problema kasi wala po maiwanan mo yung mga bata. Doon sa bahay mo? Nakapaglako. Sa bahay? Po kasi looban po dito. Pag lumabas naman sa kalsada, matumal. Pag lumabas ka sa kalsada, ulihin ka ng task force disiplina. Tsaka sabi niya nga, matumal daw doon. Paano yun? Kung magluluto ka, saan ka magtitinda? Ano po, dito po kasi kami sa group 13, nagluluto nun. Tapos sa urban po ako na lupang pangako po ako naglalako dati. Paano ngayon? Maliliit nga yung anak mo, so hindi ka makakapaglako. Yun nga po. Pati inisip ko po kasi, meron lang ako pera. Kahit mumurahin lang po na maliit na pwesto sana doon sa may urban, magpapahanap po ako. Sige, para mabuhay ka naman at alang-alang doon sa dalawa mong anak, Sienna, kapangalan nito yung Sienna ng hinahanap ko. Sa Payatas din yun eh. Yung nagtutulak ng ng bawal na droga. Yung Reyna ng droga, droga sa Payatas. Di alias Sienna. Okay. Magkaiba yung styling. Oo nga. Aba, alam niya. Alam niya. Aware siya. Dai, sige, ganito na lang. Papupuntahan kita ng staff namin dyan. Titingnan ko kung ano magagawa. Pero kung sinabi na staff namin, bibilang ka namin ng gamit ng panluto. Mm-hmm. At anong kailangan mo at pansamantala para may pambayad kayo ng monthly amortization nyo at saka juice dun sa hawa nyo. Pabigyan kita 5,000. 5,000. Pero hindi magtatapos dyan. Patitingnan ko kung saan ka makakapwesto at bibilang ka ng gamit namin na panluto para makapag-umpisa ka ng pagluto. Pero sa isang kondisyon. Opo.
Ako ang una-una mong lulutuan ng laing. Wow! Ano yung problem mo po? Aba, marunong! Marunong! Best-seller ko yung pie. Ha? Best-seller ko yun. Ba, best-seller! Tama talaga! Sige, dadagdagan ko yan. Pagano. Okay. Sige, Sienna, at antayan mo bukas. Pupunta ka ng staff namin at titingnan din namin kung saan ka namin pwede malagyan ng mapagpupwestuhan mo. Ha? Coordinate natin sa panahay. Salamat, Irani. Sige, at lunis na lunis. Ayan, guminhawa ang buhay mo dahil sa pasalot. Alagaan mo lang yung mga anak mo, ha? Opo. Okay. At saka ano, Sienna, huwag ka na ulit ka na boyfriend. Oo, oh, huwag ka mo. Hindi na po, dala na po. Sienna, tanong lang ha. Tayo lang naman nakakarinig dito eh. Wala naman. Araw-araw ka rin ba naliligo? Ayaw naman po. Ayaw, good. Sige, good. Sige, good. Okay. Sige, Sienna, ang tabayanan mo. Stop namin dyan bukas. Salamat, Tayrani. Okay, ayan. Si Sheena Ofinanda po ng Payatas V, Quezon City. Tess? Ito si Tess, hindi na kailangan talungin eh. Laging basa ang buhok eh. Oo, buhay na buhay. Kinikwento niya sa amin. Napakaganda lang. Kasi nga tayo, nakikinig ako sa'yo. Kaya ganun. Napakaganda ng ating Lunes. No? Maraming salamat po, Tatay Rani and Lady I. Ako si Tess Tator para sa servisyong bayan ni Tatay Rani sa DWIC 882. Ang himpilang may todong lakas at flash team. Mm-hmm. Ayan, si Tess Nator po ang ating call girl. Siya yes. Sa pasaload ng buhay. Okay, so alam mo, Tay, ang dami dito. Yung po, ayan na naman, ang mahiwagang tulog na yan. Ito po ah, bago yan. Ito, yung po mga humingi ng tulong sa tatay, please dun po kayo sa mag-message sa Flash TV na page po para po mas mabasa po ng atin po mga staff. Although dito, nababasa rin naman po ng tatay, kaya lang mas maganda po kung doon para talaga mabigyan kayo ng atensyon. Yung mga pupunta naman po doon sa ating action center, yan po ay along Commonwealth Avenue hanggang alas 3 lang po yan ng hapon. Dito naman sa istasyon, kung kayo po pupunta, MWF lang po ha. Pero mas maganda kung doon po tayo sa Action Center, lahat pupunta. Yes, ulitin ko ho, yung pumunta nung nakaraang hindi inabot na cut-off at saka yung unang araw, after ng unang araw namin, bukas ho, alas 8 ng umaga, nandyan na ako sa Action Center natin. Okay, ayan, paikuti na natin. Alin ang susunod na ibibigay? Ganda ng transition na na. Iba naman. Oy, Dara Jimenez, Babes Flores II, Leia Monterial. Ay, nanonood. Ang ating mga diehard, lahat sila nanonood. Itlog talaga? Ano ba meron sa itlog na yan? Bigat na yan. Bigyan na natin itlog at 300 pesos yan. Kasi kanina, ano eh. Itlog lang eh. Oo nga. At least ito, may 300. Para pambiling bigas. Ayan. Yeah. Okay. Ito na si Ligaya Antipado. Congratulations sa iyo. Magandang umaga. Tapos tawagin na rin natin si Mary Jane Esto. Ang galing naman talaga ni tatay. Bakit kaya naging magaling kay Mary Jane Esto? Diba? Pangalawa. Pangatlo, pili pa tayo ng isa para tatlo sila. Sino? Ikaw, Tay, baka meron ka dyan na babasa. Hindi, bahala ka na, Lady. Bahala ako, ha? Sige. Oh. And then, ako to nagro-ruleta. Ito, si Selly Lontok. Sabi niya dito, congrats po, napakaganda naman pala ng programa ninyo. Madami po kayong natulungan. Si Selly Lontok. Selly, share mo din kami, ha? Okay, ito, so ito, si po, Irene Kaong Atienza. Good morning po, Tay. Good morning lang, ha? Wala siyang hiningi. Good morning. Thank you, Irene. Ayan. Yun ang maganda, yun yung mga ganyan-ganyan lang. Kasi gaya si Jonathan Bundok, walang hiningi. Nag-like lang. Oh, di ba? Yeah. Yung iba nga nag-heart eh. Si yes. Mary Ann Gallo, nag-heart siya ng paulit-ulit. Wala siyang hinihingi. Ana Suelo, nag-high lang din. Mm-hmm. Pati sa'yo, Lady I. Ayan, hello, Ana. Ayan. Ito naman si Babes Flores II. Ano natin ito eh, sabi.
Salamat daw. Kaya sa asawa ko, malaking tulong na namin yung libreng pasakay. Ah, okay. Yes, oh. Alam mo yung libreng sakay po ha, tuwing Lunes po yan, alas 6, nandiyan na sa kalsada yung mga yan, kung gusto ninyo. Lalo na to si, ano, Bilyones Rizalin, ha? Nanunood po habang nakapila sa Comelectay. Sana mapansin mo. Ah, Rizalin, meron kang 500 pesos! Aba, hindi lang itlog at 300, kundi nakapila 500. To, ha? Eh kasi, bakit ko ginawang 500? Nakadata to, nakatayo pa. Correct. Talaga nagtsatsaga, diba? Nagtsatsaga siyang nakapila sa Comelec at magpaparehistro. Ah, uy, oo nga. Oo nga pala, panahon na naman ang rehistro. So anyway, ito tay, tawagin muna natin bago tayo mag-break para malaman natin yung update po sa hatid tulong natin. Nandyan po ang ating kasamang si Rani Barbo. Magandang umaga sa iyo, Rani. Magandang umaga po, Tatay Rani at Lady I. At syempre dahil sa problema, minsan nakakalimutan na natin ngumiti at lumigaya. Kaya naman, kaligayahan ng dalawa nating kababayan ang bigyang solusyon ng servisyong bayan ni Tatay Rani noong nakaraang Biyernes. Unahin na natin ang matamis na ngiti na naibigay natin sa ating isang caller. Humihiling po ako ng tulong sa inyo ngayon kasi po wala po akong ngipin. Siyempre tayo, kung ano request nila, ikagawa natin. Yes, ito ang kauna-una humihingi sa inyo ng pustiso, tay. Maraming pong salamat, Tatay Rani, sa pagtulong ninyo sa akin. Mula sa matamis ng ngiti na nabigay natin kay Kuya Ronald, isang dating kasabay din ang napaligaya natin, si Nanay Erlinda Riason na may TV sa bituka. Five years siya na walang trabaho mula nung kasakit siya, nagkasimbahay na STN. Tapos, every 4 days, nagpapalit siya ng colostomy bag. At 6 months pa bago tanggalin. Sige, Nay, at padadala ko. Yung good for 1 month muna, bigyan muna kita lang ano, ng 2,000, Nay, ha? Tapos, monthly, bibigyan kita ng 2,000 hanggang 6 na buwan. Maraming salamat po, Tatay Rani. Malaking tulong sa akin po ito. Kasi bukod doon sa colostomy ko, yan mga tissue, baby wipe, alcohol. At saka kasi walang trabaho anak ko, yung masusobra dito sa pagkain namin. Laging good vibes lang. Dahil nandito ang servisyong bayan ni Tatay Rani para kayo ay pasayahin. Itatay tayo. Okay, Rani. So anong after, di ba, sinukatan na siya ata si... Yes, nasukatan, napasukatan na natin yan. At sabi ko nga, babayaran ko na lang. Tatay, bukas po ng alauna, pupunta na po kami sa clinic para bunutan na po siya. After po noon, isang buwan po, susukatan na po siya para po lagyan na po ng pustil. Yes, so, tapos bukas din, ng gabi, pumunta ka sa Bagbag. Bakit, tay? Magbukas, buksan mo yung number 7 na nicho. buo para ipi doon. Pakihugasan lang at pakidala doon kay Kagawad Bakaryo. Kasi kay Kagawad Bakaryo, wala daw matitira doon sa ngipin niya. Kaya nga, buo daw. Kalilibing lang daw ng 2 linggo noon. Good news doon niya tayo, may kasamang ginto. May ginto-ginto sa gilid. Kaya baka may ginto pa sa gilid yun. Tatay talaga, oh. Ayan, so anyway, at it's mabuti naman at mapapangiti na ulit si tatay. Pati yung nangailangan ng ano, ng colostomy bag, di ba? Okay, Rani, bati ka muna sa nagpapaligaya sa'yo. Ay, wala na tayo. Okay, wala na, magpaalam ka na. Siyempre, para sa servisyo bayan ni Tatay Rani, ako si Rani Barbo sa DWIZ 882, ang himpilang may todong lakas, at Flash TV. Okay. Maraming salamat, Rani Barbo, sa DWIZ 882. Yes. Okay, time check muna tayo, tay, ha? Yes. 10:32 po ng umaga sa buong Pilipinas. Babalik kami, ha? Diyan lang kayo. Nagbabalik ang servisyong bayan ni Tatay Rani. Itatay tayo. Okay, Josephine Tuason Palayar. Oh, tay, pambili po ng gatas ng anak ko at biskuit lang. May 300 ka. Ayan.
Ayan. Ayan, no? Sulat si Annalyn De La Rosa. Ayan, may 300 din. O, ayan. Sino mga pa ba itong mga suki natin? Alexia Marie Katri. Ayan, is watching. Pero may 300 na rin. Kasi mga samahan ng mga Marites to eh. O, kaya, o, nga, dapat ano natin. Ayan. Ana Suelo, bigas daw. Meron kang 5 kilong bigas. Ayan. Okay, Ana Suelo, may 5 kilos ka. O, yung mga tinatawag ni tatay, mag-comment kayo. Yes, mag-comment agad kayo. Sa Flash TV page, please. Oh. Para kasi ang hirap na pong hanapin. Pagka hindi na namin makita, ay baka hindi madala sa inyo. Ayan. Doon nyo ipadala yung inyong address at contact number. Ayan, okay. Si Jonathan Bundok. Sana mapili. Pasampal ng... pasampal daw, Tatay Rani. Oh. Oh, eh, pasampal. Sampal niya ng 500 to. Oh. Alam ko na, na dati na yan sa atin. Alam niyo yung sampal eh. Sampal eh. Diba? Dati natin. Sampalin ng 500 yan. Ay, ito, baka tumasampal. Hindi, yung kapitbahay mo, pakisampal nga yan. Kala niya, suntok yun, Direk eh. Grabe, galit si Direk po, brutal. Galit si Direk. Oo nga, diba? Eto na. Eto, tingnan natin, pwede ba tumasampal? Andiyan na po ang ating call boy. Meron siyang report sa atin. Magandang umaga sa iyo, DJ Handsome. Yes, maganda umaga po. Nako, kung si Tatay Rani man lang ang sasampal sa akin, ay, pwedeng-pwede. Aba, talaga? Yes. Sige, tay. Gusto ko, off-air. Basta may 500 pa yun. Okay na yun. Panalo na yun. Hindi, ah, walang katapat na presyo yun pag si Tatay na nampal. Ah, wala ba? Wala. Oh, sampalan talaga. Okay, yes. Yes po. Yes, tuloy-tuloy na po ang pagbibigay ng ayuda ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Ang viewers at listeners natin, nag-comment lang sa ating live, nanalo na. Kabilang sa mga lugar na ating nahatiran ay ang Barangay Bagong Silangan, Barangay Vasra, Barangay Holy Spirit, Barangay Commonwealth, Barangay Payata sa Quezon City, at Barangka Drive sa Mandaluyong. Hindi lang tayo pang Metro Manila dahil naabot na rin natin ang paayuda ang Pandi Bulacan, Romblon, at Sibuyan. Wow. Na ipamigay na rin natin ang 15 hotdog, 10 dosenang itlog, 5 chicks, 15 tigli 5 kilong bigas, at gatas ni tatay. May 4 na panibagong nanalo rin ng Digibox. Malinaw pa sa relasyon nyo ang malinaw ng mapapanood ng ating mga winners na paboritong palabas sa TV, pati na rin ang serbisyong bayan ni Tatay Rani sa IZTV. Nagpaulan din ng cash ang ating Tatay Rani. May nanalo ng siyam na tagti 300, 3 500 at meron ding 1,000 at 2,000 pesos. At bisitahin ang aming social media accounts, i-like at i-follow ang Flash TV at Anti-Crime sa Facebook at YouTube para updated ka sa mga sorpresa ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. At kung nais mo namang manalo ng ayuda, i-share lamang ang ating live program at i-comment ang inyong pangalan, contact number o syudad at probinsya kung saan kayo nakatira. Tandaan na kapag ikaw ay natawag na at nanalo, mag-message lang sa aming Facebook page ng Flash TV during live o isang oras pagkatapos ng ating programa. Paalala lang din, dapat kayo ay nasa wastong edad o 18 pataas. At yan po ang ating hatid tulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Ako si DJ Hans ng Flash TV at DWIZ 882 ang himpilang may todong lakas. Yes! Maraming salamat, DJ Hans. Yes, great chen yeben. Tay, sana naman po mapansin, pang vitamins lang po, diaper ng baby ko, ayan. Meron kang 300 pesos. 300 pesos. Okay, ayan. Uy, tay, si Hannah Lagera, umiiyak na. Oh, pang bakit? Load lang daw. Ha? Pang load. Oh, eh, di bigyan ng 300. Ayan, okay, Hannah Lagera. Kasi iba nga, 100 lang eh, 150 lang sila eh. Oh, ito 300. Ito 300. Ay, pang ano yan, card na. Oh. Ay, meron na ulit. Sige, ano naman ay papamigay natin ngayon? Ikot na, ikot. Para malaman natin. Talaga naman, kala mo naman dumadagong to. Nasaan siya? Hindi ko natikita. Parang ano, no, darating yung bagyo. anong meron? Hindi ko nakikita. Uh-huh. Ayan, Marilyn Barbosa, still watching po, live. Ay, kayo rito po sa amin sa Barangay Sauyo Road. Ayan, may 500 ka, Marilyn. Ah, okay, yeah. 500 pesos. Siguro ito yung kanina,
Ayan, umiikot. Nauna lang yung sound effect. Yes. Ganun talaga. Sabi ganun niya, talaga. Kidlat kulog. Ayan, hot dog. Hot dog ni tatay naman ang ipamigay natin. Wow. Kina Cheryl Casiano Fabro, kay Gina Alang, Rafi Jr. Ayan, si Tita Beng, at saka si Den Lizada Gonzaga. Meron kayong hot dog ni tatay. Wow. Malaki sa Riwa at organic po ito. Ayan, organic. Yan. Tangi hot dog na organic, di ba? Okay, tulong patrol naman tayo. Na ano kaya, sino kaya ang kanilang natulungan ngayon o naabot po ng tulong sa pamagitan nila? Si Harold Villalino. Magandang umaga sa'yo, Harold. Yes, magandang umaga, Tatay Rani, Lady Ay. Mamahalin mo pa rin ba ang isang batang hindi mo kadugo? Aalagaan mo ba siya na parang sarili mong anak? Panoorin niyo ang kwentong ito. Sabi ko, Lord, kung hindi man namin maibigay sa kanya yung pinansyal na suporta, kahit yung pagmamahal na lang, na kahit hindi kami nakukompleto ang pamilya, kung may okasyon, kasi isa sa amin dito talaga nagsasacrifice para maiman sa kanya. Siya si Maria Anita Villarico, ang tumatayong tagapag-alaga ni Emiko. Bali, si Emiko po is 11 years old na. Napunta po siya dito dahil yung tatay po niya is sa stroke. Tapos, pinakasuyo po sa amin ng tita niya na kung pwede iladak muna dito ng mga ilang araw. Pumayag po ako kasi akala ko saglit lang at may paglalagakan sa kanya iba. Bata pa lang si Emiko nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Meron siyang isang kapatid na ngayon ay nasa shelter. Kaya ang kanyang pinsan na lang ang kumukup sa kanya. Noong December, medyo mataba-taba pa siya eh. Nung pagdating ng January, ang nag-iiba na yung ano niya. Parang unti-unti na siya pumapaya. Tapos yun nga, naging malungkuti na siya. Dati kahit pa paano tumatawa siya, nakikipag-ano siya sa mga anak ko. Nakikipag, yung parang laro ba? Kasi ano siya, ano pa siya. Hindi ko nga kasi alam kung may autism ba siya o ano. Kasi may mga signs siya na, signs na autism yung gumagano'n yung kamay. Tapos wala siyang eye contact. Pero pag tinawag may pangalan na lumilingon siya. Saka nakakaintindi siya. Aminado naman si Aling Anita na wala rin silang kakayahang mag-asawa na mapatignan si Emiko sa doktor. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung ano ba talaga ang tunay na dahilan ng bigla ang panghihina ni Emiko. Kahapon nga nung pinapaligoan ko siya, pinakausap ko siya. Pag alimbawang nadala siya sa children's or ano, huwag siya magpapasaway sa mama niya kung mama niya yung magmamantay sa kanya. Kasi sabi ko, pasensya ka na, hindi na kita kayang alagaan kasi may mga anak din ako na dapat kong pagtuunan ng pansin. Kasi totoo lang po, napabayaan ko talaga yung mga anak ko. Hindi man si Aling Anita ang tunay na ina ni Emiko, ipinaramdam naman niya ang tunay na pagmamahal at pagmamalasakit kay Emiko. Minsan nagsisorry ako sa kanya pag nagsisigaw ako siya. Hindi ko naman din sinasadya yun kasi may time talaga na darating tayo na pagpagod tayo, di ba? Kasi yun, pahalikan ko lang yun noon niya. Tatawa na siya. Yun yung mga bagay na mamimiss ko sa kanya. Bilang ina na rin siguro. Saka wala kanyang kasama ko sa hirap. Kaya alam ko yung pakiramdam ng walang wala. Tayo. Okay, Tay, nasa linya ngayon, yung mismo nag-aalaga dito kay Emiko, yes, si Miss Anita Villarico. Medyo ano eh, medyo masama pa ano ang pakatibok ng puso ko. Oo, nakakabagbag. Ma'am Anita, magandang umaga po. Yes po. Opo, ma'am, si Lady Ay po, nandito po si tatay kasama natin sa programa. Good morning po, Tatay Rani. Yes. Morning po. Opo. Ma'am Anita, ang bigat nung ginawa mo ha, na hindi mo siya kaano-ano pero ikaw ang nag-alaga. Ano nagtulak sa'yo para gawin ito? Kasi po may mga anak din po ako. Ayoko pong maranasan nila yung naranasan ni Emiko. Naiyak ako. Oh, pero hindi ka naman mayaman. Wala hindi kang kakayahan. Po. Opo, wala ka rin po kong pabangay. Okay. Kumusta na ho yung alaga po ninyo? Bali, nasa nanay po muna sa ngayon. Kasi po, ano... Doon daw po muna sa atin tungo sa ano, PWD. Yes, so kasi ito Lady Ay, nakita natin to kaya pinupuntahan ko sa Facebook page lang.
kinulang attention ko, so pinapuntahan ko. At the same time, nakasabay natin dito yung DSWD. Kaya napaka, no, napakabilis din ni Secretary Erwin Tulfo sa pagtugon. Nakita at yes, na ngayon, kaya nga ngayon, ang bata, alam ko, nasa Children's Hospital na. Nasa nanay na pala tayo. O, pinakuha din ng DSWD yung nanay eh. Kung, tama yun, obligasyon ng nanay yan eh, na kinuha at ayun, pinasama at inaalagaan na. At sabi ko nga sa tulong patrollers natin, total nasa hospital na, tulong tayo sa ibang ano, sa ibang bagay naman para dun sa bata. Mm-hmm. At ako ay talagang nagpapasalamat sa nag-alaga. Sa sakripisyo niya, minahal niya, talagang ano, bihira ang kagaya niyo. Kaya ho, ano, sana ho ay lalo kayong pagpalain. At bilang tugon din ho, alam ko, nakangailangan din po kayo. At para marami pa rin ho kayong matutulungan. Bilang pasasalamat ho, magbibigay ho ako ng 10,000 ho sa inyo. Ayan, Ma'am Anita. Salamat po. Opo, kasi sa kabutihan loob mo, tiyak may matutulungan ka pa dyan sa 10,000 na yan. Ito yung pinananawagan natin eh, kapwa ko, mahal ko. Oo nga. Mahalin po natin ang kapwa po natin. Mm-hmm. Dahil ho, ang pagmamahal natin sa kapwa natin, lalong walang wala na, eh baka ho, si Jesus yan. Ayun, tama. Lalo na ito tayo, bata. Yes, bata yan. Oo, diba? Sabi nga, wag mo itataboy ang bata dahil si Jesus yun. Yes, kahit paano, makatulong man lang sa'yo yung halagang 10,000. Ma'am Anita, maraming salamat ha. Oo, maraming salamat. Wag ka magala, Anita, at tututukan namin ang pangangailangan ng bata. Tututukan namin yan at may bilin ako doon sa tulong patrollers namin. Okay. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat at pagpalain ka panawa at napakaswerte ng mayroong isang kagaya mo, Anita. Maraming salamat din po. Ayan. Okay. Si Ma'am Anita Villarico. Harold? Yes, Lady Ay. Mahala ka. Naiiyak ka na, Harold. Ha? Basta, Harold, mission mo yan. Tutukan mo yung pangangailangan ng bata sa ospital dahil hindi naman lahat meron doon sa ospital. Although, nandun na yung DSWD. Mm-hmm. At para at least kahit paano, kita mo yung bata. Sumobrang payat, pero magandang bata siya. Anghel yan eh. Oh, anghel yan eh. Kung ayaw ng nanay, doon sa shelter ko, welcome na welcome yan. Sa shelter ko. Siguro malungkot siya kaya siya nagkaganon. Yes, Okay, Harold? Maraming salamat, Ate Rani Lady Ay. Yan ang aking report. Ako, si Harold Villalino, para sa tulong patrol ng serbisyo bayan ni Ate Rani sa Flash TV at DWISA 882 ang himpilang may todong lakas. Okay, yes. Si Harold Villalino. Ayan, Edward Guerrero. Hello po, Tay. Watching po. Watching muna po bago magpasada ng sidecar. Padyak. Sampaling ko raw siya para may boundary ka na. May 500 ka. Ayun, no? Edward Guerrero, may 500 ka na. Okay. Uy, Tay, may humahabol pa bago tayo matapos. Sige. Ito naman, bumabalik si DJ Handsome. Ating call boy, golden call boy. Bakit ba Handsome ang apelido ba talaga Handsome nito? Ang apelido nito, Handsome ba? Hindi. Yun talaga, siya mag-isa yan. Ang mapag-angke, no? Sige na nga. Kaya nga tanong ko, diba? Ito na po si DJ Handsome. Handsome nga ba? Magandang umaga ulit sa'yo, Hans. Yes po, maganda umaga Lady I and sa ating mga manunod kay Tatay Rani. Mm-hmm. Ayan, Handsome po kasi talaga nagsimula yan sa Handsome. Okay. Yan, makatotohanan yan. Yes. Okay po, tuloy-tuloy na po tayo para sa ating ikalawang pasalod ng buhay ng ating programa. Ang ating makakausap po ngayon sa ating telepono ay isa pong na-stroke noong July 8, 2022. At siya po ay taga Paniki, Aroroy, Masbate, Tay and Lady Ay. At nasa linya po natin ngayon ang asawa niya, si Edna De La Cruz. Ayan, magandang umaga po, Ma'am Edna. Magandang umaga po. Opo, magandang umaga, Ma'am Edna, si Lady Ay po. Nasa harap ko na po, Ma'am Edna, si Tatay Rani. Galing pa pala ito ng Masbate, itong tawag na to. Ayan siya kausap. Yes, magandang umaga, Ma'am Edna. Ma'am Edna, ano po ang maitutulong natin? Po, Tay, magandang umaga po. Ningi po, Tata po, ako nang-spot. Nawawala siya. Nawawala ang signal. Oo. Naku. Po sa anong asawa ko po. Mm-hmm.
Ano po? Therapy pa po. Ano? Ang asawa? Okay. Walang-wala po talaga yung ano, pagkukunan dahil ang anak buhay namin na tambay po. So, Ma'am Edna, kasi medyo putol-putol yung signal mo, ngayon po nasa Masbate kayo. Opo, ma'am. Okay. So, na-stroke po yung asawa ninyo noong July 8. Ito lang po na to. Oo. So, ano po ang nangyari sa kanya? Na-confirm na po ba? Anong klaseng stroke? Paano? Napa-check up na ba siya? Wala pa nga po, ma'am. Pinapadala po sa amin dun sa bayan, dun sa hospital. Hindi ko naman po madala-dala. Kapos po kami at saka baka hindi po kami papasukin dahil wala po kami vaccine. Mm-hmm. Wala po kami matusok lahat. Mm-hmm. Ano po nga na buhay ni tatay bago siya na stroke? Gumagawa po kami ng palayo. Mm-hmm. Yung anumalyo lang po sa kamay. Nay, wala ba hong, wala bang ospital dyan sa munisipyo o sa baryo ninyo para ma-check? Malayo po. Para kasi dapat importante ma-check up yan ng doktor para libre ho ang bakuna eh. Para ho mabakunahan. Sige Nay, at ngayon ay sabi nga, nakikinig kayo dahil wala ho kayong natatakbuhan na. Sige Nay, padadalang kitang 10,000 pesos dyan Nay ha. Ngayon, ibigay lang ang detalye mo para at least makita, makuha namin at mamaya din ho, abangan ninyo, may papadalaw kami 10,000 para pantulong. Pero sana Nay, i-priority nyo na ma-check up dahil di yung... Na-check up. Hindi, dapat yung doktor nila puntahan kasi bedridden to eh. Uh-oh. O dapat puntahan at pati yung kung isabay na yung magbabakuna at sabay na mamakunahan ito para mapacheck up na ng tuluyan. O ganyan ho kasi dapat ang serbisyo ng atin hong gobyerno at yan din ho ang gusto ni Presidente ngayon. Kaya ho, punta ho kayo ron pag hindi ho kayo in-entertain. O, tumawag ho ulit kayo sa amin, kunin niyo yung telephone number, kunin niyo yung pangalan ng doktor, tawag ho kayo rito ulit sa amin at kakausapin ho natin yung doktor pong yan. Ayan, okay. Ma'am Edna, kapag natanggap ninyo yung perang padala ng tatay, i-video po ninyo lahat ng gagawin para kay tungkol kay tatay, ha? Ay kay sa asawa po ninyo, si Mang Ricky. Opo, ma'am. Opo, para magabayan po namin kayo. Okay? Ang hirap ng buhay doon na no sa probinsya pag may sakit ka. Oo. Talagang naghihintay na lang, di ba? Yes. So Nay, pandagdag ho niyo 'yan ha. At ano, kakausapin ho kayo off air ng ating pong staff po Nay para makuha ang detalye niyo po. Okay. Opo. Maraming salamat po, tatay. Sige po, wala pong anuman. Sa Diyos ho kayo magpasalamat, Nay. Ang Diyos ho ang may gawa ho nito. Opo. Okay. Magdasal na ha. Yan lang hilingin ko sa inyo. Magdasal ho kayo. Opo, sir. Sige po, Nay. Okay. Si Nanay Edna de la Cruz, ang asawa po ni Ricky de la Cruz na na-stroke noong July 8, pero hindi pa rin napapagamot hanggang ngayon. Okay, Hans? Ito si Babes Flores. Teka, bago yan. Oh, ito si Babes Flores the second. Panlambing daw ng diaper. Ano? At gatas, bigyan nga ng 300 dyan. Ayan, Babes Flores, 300. Yes. Okay, Hans. Yes po, Lady I and Tatay Rani. Nako, dagdag ko lamang po, Lady I. At sa lahat po ng mga manonood natin, no, mag-ingat po tayo dahil Tay and Lady I, meron daw pong tumatawag ngayon sa ating mga manonood at nagpapanggap na bibigyan daw ni Tatay Rani ng 10,000 pesos. Mm-hmm. At kinukuha daw po ang CP number at GCash at pinapasend po ang OTP. Nako, mag-ingat po tayo. Yes, ha? Baka hindi po legit na mga staff po ng ating programa yan. Kaya yes. Tama po. Yung amin lang ho, ang pakiusap po namin, kayo ho ang alagaan nyo yung ganun, Hans, ha? Gawan nyo ng paraan yan. Yes po. Yes po. At ang daan po, diba? Hans, diba? Ang wala pong humihingi ng OTP o yung one-time PIN. Pagka yes, po yan, automatic nang hingi sa inyo, scam po yan. Huwag po kayo maniniwala.
Yes okay. po, baka mahack po ang inyong mga GCash at yes. ang inyong mga accounts po, no? Uh-huh. At yan nga po ang mapalad po nating mga natulungan ngayon sa ating pasalod ng buhay ng ating programa. Para po sa servisyong bahay ni Tatay Rani, sa DWIC 882 at Flash TV, ako si DJ Hans, nag-iiwat at nagsasabing, Ay, Miss Lady Ay, ang pag-ibig parang holdapan. Nasa iyo ang desisyon kung ipaglalaban mo ng patayan o bibitaw ka na lang dahil takot ka nang masaktan. Maraming salamat. God bless po. Yes, okay, oto si salamat. Ano si Denalina Barcona. Oh. Siya nga raw yung tinawagan, ganun din daw. Naku, okay, napakaikli ng oras, Lady Ay. Mm-hmm. Kailangan natin magpaalam kailangan susunod na. Po sa amin. Ang yes, yo, yes, show. Yes, yes, show. Topacio. Topacio, okay. Yes, yes, show. Huli ho, maraming salamat sa inyo pong pag-antabay. Mm-hmm. Ah, hindi ho matatapos ang tulong ninyo ni Tatay Rani sa oras po ito. Tuloy-tuloy pa rin po. Susunod po. Yes, yes, Topacio. At kita-kita ulit tayo sa Miyerkules po. Maraming salamat. Muling magbabalik ang servisyong bayan ni Tatay Rani.